Katrina, sino-sino yung mga nadagdag sa bagong administrasyon? Henry, si Solicitor General Jose Calida ang magiging chairperson ng Commission on Audit sa ilalim ng administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr., habang ang veteranong banking executive naman na si Jose Arnulfo o mas kilala bilang Wick Veloso ang mamamahala ng Government Service Insurance System o ng GSIS. Henry, sa kabila ng mga bagong nominasyong ito ay hindi pa nakakapili ang susunod na Pangulo ng mga kalihip para sa Department of Health, Department of Energy at Department of Foreign Affairs. Sa pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Duterte, magkakaroon ng bagong papel si Solicitor General Jose Calida. Mula sa pagiging abogado ng gobyerno, siya ngayon ay ang mangangasiwa sa Commission on Audit. As you know, he's the former Solicitor General under President Duterte, who was also a former Undersecretary of Justice and formerly also with the Dangerous Drugs Board. Samantala, ang dating Pangulo at CEO ng Philippine National Bank na si Jose Arnulfo Wick Veloso ang magiging presidente at General Manager ng Government Service Insurance System o GSIS. Si Veloso ang unang Pilipinong CEO ng HSBC Philippines kung saan siya nagtrabaho sa loob ng 23 taon. Nagsilbi rin siya bilang presidente ng Bankers Association of the Philippines. Nang tanungin kung bakit wala pang napipili ang susunod na pangulo na mamumuno para sa DOH, DOE at DFA, sinusuri pa po kasi nila, as you know, nagtalaga tayo ng applications process at saka mayroong proseso para sa pag-evaluate. Dahil nga, sinasabi nyo, mahalaga yung mga posisyon na ito, hindi ito pwedeng madaliin yung proseso. Kapag may naitalaga na sa kanila, hindi sila syempre maisasabay dun sa seremonyas bukas. Mayroon silang hiwalay na oath-taking sa harap ng presidente. Samantala, inanunsyo ng kampo ni Marcos na ang designer na si Pepito Albert ang lumikha ng 2 barong na susuotin ng susunod na pangulo sa inaugurasyon. Ang barong ni Marcos sa umaga ay hango sa disenyo ng rayadilyo, ang tradisyonal na uniforme ng mga sundalo noong panahon ng Kastila. Habang ang barong naman na susuotin niya sa gabi ay isang bordadong piyesa na nagmula sa Taal, Batangas. Sinabi din ng kampo ni Marcos na gawang Pinoy ang sapatos na gagamitin ng susunod na pangulo. Tumanggi naman si Angeles na ibigay ang iba pang detalye ng inaugurasyon bukas, gaya ng magiging laman ng inaugural speech. We don't want to ruin the surprise. Bukas na po. Kabilang naman sa mga bisita bukas, ang mga matataas na opisyal ng 10 iba pang bansa bukod sa diplomatic corps. Henry, sinubukan din natin alamin kanina kung saan manggagaling si Marcos bago siya tumulak sa Malacañang bukas ng umaga at kung saan siya titira o yung kanyang official residence bilang Pangulo ng Bansa. Ngunit tumanggi si Angeles na isapubliko o ibahagi ang mga impormasyong ito para anya masiguro ang seguridad ng susunod na Pangulo. Henry. Maraming salamat, Katrina Domingo.